Friends and everyone, this is Ragrit, and I hope everyone is doing well, keeping safe, and enjoying yourself while staying at home. Kamusta na mga kaibigan? Napanood niyo ba yung black soap ko na ini-infuse ko ng different kind of oils at saka different kind of fruits? By this time, it's already soap now. Pero nagkaroon ako ng error. I forgot to add the red palm oil. Oh my gosh. Okay? So, ang akala ko kasi, nasobrahan lang ako ng caustic soda. But, what happened is, hindi ko nailagay yung red palm oil na dapat ilalagay ko dito sa black soap ko. Nakita ko yung red palm oil na naiwan ko sa table. So, ang ginawa ko is, decided na ako na i-hot process ito pagkatapos ng mga ilang araw or 2 days after nito. Nakita niyo ang mga kaibigan na sobrang tigas ng aking sabon. So, alam niyo ba kapag matigas ang inyong sabon, ang ibig sabihin nito ay mataas ang lye water or medyo marami siyang caustic soda. Sa Pilipinas, di ba naalala niyo yung Mr. Clean? Mr. Clean na panlaban. Nanay ko kasi noon, mahilig siyang bumili ng mabulang sabon para sa palinis ng damit or panlabada. So, naalala ko yun noon, kapag kakinat mo yung sabon na yun, is nagkakaroon siya ng parang immediate crack, okay? Nagkakaroon siya ng parang powder, okay? So, yun yung palatandaan na mataas yung caustic soda ng iyong sabon. So, which is malinis yun, nakakalinis ito ng damit talaga, okay? Nakakalinis ito ng damit at nakakaputi ng damit. But, if gagamitin mo to, if you're going to use it onto your skin, siguro dapat natin ibaba or babaan ang level ng caustic soda. So, hindi tayo mapapaso or hindi tayo mai-irritate o hindi tayo magkakaroon ng harsh na mga irritation sa ating balat. So, nakita nyo dito, dry na dry yung aking sabon. Actually, pwedeng-pwedeng na itong gamitin. But, hindi talaga ako sanay makakita ng ganitong sabon. Yes, kasi normally, ginagamit ko kasi ay olive oil, which is napakalambot, okay? Napakalambot ng aking mga sabon. Dito, nabigla ako sa paggawa kasi hinaluan ko to ng palm oil at saka hinaluan ko to ng coconut oil na talagang nakakatigas talaga ng sabon. But, yun na nga, nagkaroon tayo ng error, nakalimutan ko yung red palm oil. Kung kaya ito nakita niyo nag-crack agad siya mga kaibigan. So ito, decidido na ako na hindi ako satisfied na ibigay ito sa aking mga kaibigan na gustong humingi. Okay, or yung mga kaibigan ko na gustong magpagawa ng sabon. Kasi dahil nga mataas ang caustic soda or sobra sa caustic soda ito, baka maka-irritate ako ng balat, masisipa ako. So, okay? Or baka, syempre, gagamitin ko to, di ba? Hindi umakma sa aking balat, ma-irritate din ako. So, ayoko namang itapon ito, okay? So, pwede naman natin itong gamiting panglabadan ng damit, okay? But, oh my gosh, kung gagamitin ko ito sa panglabadan ng damit, actually, alam man ito ay different kind of infused fruits, okay? Merong nilagay akong papaya fruit, meron ako nilagay na laurel, at saka eucalyptus. After that, meron din ako nilagay na persimmon. After that, meron ding papaya fruit nga doon, ha? At saka nilagyan ko to ng special oil na Sachi Inca ba yun pangalan, no? Sachi Inca ba yun? Yung mahal na oil na fruity yung amoy niya. Then after ito, nilagyan ko pa ito ng infused oil ng green apples. So, kung gagamitin ko to na panlaba ay nakakaiyak, di ba? Nakikita nyo kapag habang ito'y kinakat ko, nalalaglaglaglag yung kanyang, dapat hindi yan, kapag ginupit mo yan or kinat mo yan, hindi talaga dapat yan magpupulbos. So, ibig sabihin ito talaga na mataas yung aking caustic soda. Actually, nilagyan ko pa ito ng activated charcoal. Nilagyan ko pa ito ng kojic powder na napaka-special
nagpa-pain, nilagyan ko pa yan ng pa-pain, nilagyan ko pa ito ng lactic acid, meron pa yung rose hip, okay? At hindi pa yan, meron pa yung Hautuña cordata, which is napakaganda sa balat daw, okay? Or Dokodami, dito na nakikita sa Japan. So, ayokong itapon, ayoko rin gamitin panlabada dahil napakamahal ng ingredients na inilagay ko. Pero decidido na ako na hindi ko ito gagamitin kahit matuyo ito. So, nakita niyo mga kaibigan, habang kinakat ko siya, nalalaglaglaglag yung mga pinagtabasan ko. Actually, hindi ito normal, okay? Hindi ito normal kapag ka-soft at saka maganda yung pagkakagawa ng sabon mo. Hindi ito nalalaglag at hindi walang natitira, okay? Nakita mo ang pangit ng ano, may natitirang mga nalaglag. Ayan, oh, kita niyo, oh. Ayan. So, yan yung palatandaan na ang caustic soda mo ay mataas or pumalpa ka dahil nakalimutan mo na maglagay ng natitirang oil na ingredients. Yan lang din ang problema ang mga kaibigan kapag ka marunong ka ng gumawa ng sabon. Minsan, sa sobrang rami mo nang inilalagay na lahok na sabon, na lahok na oil, nakakalimutan mo talaga yung isang ingredients na yun. Actually, nagagawa ko rin yan, nakakalimutan ko rin minsan. So, pagka first time mo lang gumawa na sabon, I recommend and suggest na dalawang type of oil lang ang gamitin mo muna para hindi ka malito. And after nun, kung hindi ka pa rin sigurado, pwede ka rin gumamit ng isang type of oil muna, which is coconut oil or olive oil. So, pag sinabing coconut oil, mataas yung cleansing niya. Medyo mataas yung cleansing, magdadry yung balat mo. So, pag ginamit naman natin ng olive oil, wala itong cleansing, pero ito ay very sensitive, okay lang sa mga very sensitive skin, at saka pang-conditioning ito ng balat. So, yun ang pinakasimple, no? Pero sa akin kasi, to the next level, diba? Yung mga gusto kong gawin, to the next level, ini-infuse ko lahat muna yung oil bago ko gawin. Actually, muntik na ako maiyak-iyak dito habang ginugupit ko or kinakat ko yung aking sabon. Dahil almost 8 kilos ang aking sabon na ginawa. Tapos, ganun lang mayayari, no? Well, it's a kind of challenge if you're making your own soap, okay? Kasi minsan, dumadating talaga yung mga failed at saka nakakalimutan mo. Pero nagiging lesson din yan after nung gumawa ka ng sabon or kapag ka nagkaroon ka ng mga ganyan at marunong ka ng mag-troubleshoot, kayang-kaya mo itong buhuin ulit at gawing sabon. Remember, ang sabon, mga kaibigan, ay nagagawa ito ng paulit-ulit at bumubula ng paulit-ulit kung ang caustic soda mo ay tama lang. Okay? Ngayon, sa akin ang nangyari dito is medyo mataas nga yung caustic soda ko. Tinigil ko na ang pagkakat ng sabon ko dito at tinest ko nga. Hinawakan ko yung sabon ko at para siyang malaputik. Okay? Malaputik yung hawak kong sabon kanina na pagkakahawak ko afternoon, sabi ko sa sarili ko, hindi ko ito gagamitin. Okay? Well, sa iba siguro pwede, pero sa sarili ko, hindi ko ito gagamitin. Gagawin ko itong hot process soap, okay? So, what I added is I added water at saka yung natitirang oil na kulang. So, nag-iba yung kulay niya, tapos nag-iba rin yung process, which is very good, okay? Very good ito. Bakit? Kasi kapag naka-hot process na yung sabon mo, actually, you just only need 2 weeks, okay? Meron nga dyan, 4 days lang, di ba? Sabon na yung, ano, yung, pwede mo nang gamitin yung sabon mo. But yung sa akin siguro, I think it's okay to wait for 2 weeks, okay? So, magagamit mo na yung sabon na ito kasi hot process nga ang pagkakagawa ng sabon na ito. So, hihintayin kong mabuo yung ginawa kong hot process. At, yes, at ikakat ko ulit para makita nyo yung part 3 nito. So, naka-enjoy na lang muna kayo sa pagtingin dito sa aking video. But actually, this is a failed video because the caustic soda is too high, okay? The grams is too high and I forgot to add the red palm oil, which is not good for me and I am not satisfied. So, I
have to cook it. Okay, I have to cook it and use the process of hot process making. Yun lang mga kaibigan. If you have different types of process na marunong ka, kasi mga kaibigan, ang paggawa ng sabon ay may tatlo yung process, okay? Ang pinakamadali ay magtutunaw ka lang, which is melt and pour process. Pinakamadali rin, it just only take 20 to 30 minutes kapag nakaset na lahat yung mga gagamitin mo, cold process soap. But it really takes a lot of a whole day, okay? A whole day para makatapos ka lang sa isang hot process soap. Pero actually, after ng 4 days lang or 1 week, pwede mo nang gamitin ang sabon na yon kung natest mo na yon sa pH test or nakita mo nang naging kulay, gel na yung kulay ng iyong sabon. Dito nakita nyo mga kaibigan, talagang medyo nadi-disappoint na ako habang kinakat ko to kasi hindi ako ganun ka-patient, okay? Pagdating sa cutting ng soap, gusto ko smooth yung pagkakat ng soap. So, dito nagkakaroon na ako ng nade-discourage na akong wag na ituloy ang pagkakat ng soap dahil baka pumangit din yung yung chopping board ko kasi medyo lang yung pagkakagawa ng chopping board ko. Ginawa ko dito, ni-stop ko na yung pagkakat. At nakikita nyo, medyo nadi-disappoint ako kasi nalalaglag talaga siya. Parang yung buhangin na nalalaglag siya. Hindi ito natural kapag ka gumagawa ka ng perfect na sabon, mga kaibigan. As you can see, yung mga napanood yung mga video ko is magaganda yung pagkakakat, okay? Talagang perfect yung pagkakat niya kasi perfect na yung recipe. So, kapag pumalpa ka, it's either na ganito ang mangyari or kapag nasobrahan ka naman ng tubig, maging lugaw or hindi mabuo ang iyong sabon. So, may papayo ko lang din kapag ka gumagamit ka ng gumagawa ka ng sabon at gumagamit ka ng caustic soda na pearl, okay? Which is a powder. Siguro medyo medyo ingatan natin dahil ito ay pulbos nga rin at saka pwede itong kahit isang piraso lang nito pwede tayo makapasok. So, I usually use the flakes one, okay? The flakes form na medyo mabagal nga lang itong matunaw pero napaka-safe sa iyong mata dahil makikita mo kung gaano siya kalaki kapag nalaglag or natapon dun sa pinaglagyan. So, nakikita nyo dito mga kaibigan na ang pangit. Wow, ang pangit. But actually, yung kung napanood mo yung part 1 nito na black soap, na ang ganda ng kulay niya, kulay itim talaga. I don't know because the lactic soda reacts, kaya naging makindab siya. Pero nung natuyo na, ganito na yung nangyari. Dahil nakalimutan ko nga yung palm oil ko. Oh my jeez, okay? So, patuloy tanin ako, pero sabi ko, wala na itong pag-asa. Okay, wala na pag-asa ito. I have to cook. I have to use the hot process way para ma-save ko ang soap na ito. So, troubleshooting, okay? So, ganito yung mga kaibigan, kapag ka-enjoy ka na talagang gumawa ng mga sabon mo, you can use the troubleshooting na solution, okay? Hindi mo ito dapat itapon. At magtanong ka rin doon sa mga marurunong kapag ka nag-failed ka ng sabon mo. Ayan, nakita niya mga kaibigan. Nag-add na ako ng red palm oil dito, so alam ko na yung sasabihin nyo, but yung kulay niya is ganun talaga, okay? So, ang bango niya, kasi infused oil yung mga ginamit ko. Yung amoy niya is ang bango, wala akong inad na mga essential oil dito. As if, hindi ako mahilig mag-add ng essential oil or ng mga fragrance oil sa aking sabon kasi nga mas gusto ko yung natural na smell ng oil. So, dito mga kaibigan, nag-test ako dito na itry ko kung mabubuo nga yung mga nagawa ko sabon. Kasi minsan pwede pa rin tayong mag-failed. Kasi minsan lugaw na, okay? So, ito natira yung mga natirang konti. Dapat dyan di talaga lalabahan ko na or babanlawan ko na siya. Pero sa sobrang dami niya, ayaw ko na hugasan.
Imagine mo, ang dami mong nilagay na ingredients, tapos hugasan mo lang. Ini-scrape off ko siya. Ini-scrape ko yung mga natitirang soap, okay? Ini-scrape ko siya, at tapos binilog ko siya. Look at that. Ganito pala yung, medyo isang sabon na rin yung nabuo kapag na-scrape off mo yung paligid ng kaldero. My gosh! Diba, kung nilaban ko na, or in-winash ko na yung aking kaldero, siguro sayang to. I'll see you then, mga kaibigan. Thank you for listening. Abangan nyo yung part 3 kung anong mangyayari dito sa aking black soap, okay? This is a long journey. See you then!